na Sirinya Chairperson and CEO, National Commission of Senior Citizens, si Attorney Franklin Quijano. Attorney Franklin Quijano, Attorney, welcome back, Double Weng sa Double B po. Gandang hapon po. Salamat po. Salamat po. Gandang hapon, Weng and Weng. Mm-hmm. Opo, salamat sa oras ninyo, Attorney. Meron daw hong mga natatanggap kayo mga ulat na may mga senior na hindi ho natatanggap ho ng, o hindi na ibibigay yung tamang diskwento na nakalaan para ho sa mga senior, Attorney? Alam niyo po, we are ready to accept complaints. Ano? Mm. Although, Weng, ano yan? In the hierarchy ng pagrereklamo, yung pong LGU ay may mandate siya na tumanggap ng reklamo. Mm-hmm. Ang LGU through the mayor at ibigay niya yan sa OSCA yung trabaho ng pag-aayos sa mga hindi nagrerespeto sa batas. Mm-hmm. But in the event na wala silang mapala at wala silang makitang nagbibigay ng atensyon, ang National Commission of Senior Citizens po ay tumatanggap ng reklamo at I think pagkang ganon na Weng, we will be compelled and constrained to file cases pagka talagang ayaw ng mga tindahan na ito, mga drugstores na ito, mga kasi define naman yan sa batas eh, pati yung pagbibigay ng discount sa essential goods, essential medicine, and all. Opo, Attorney, yung basic lang ho muna, kasi ang alam natin, pag senior, 20%. Mm-mm. Saan ho ba applicable yung 20%? Pwede nyo bang bigyang linaw? Kasi nung nakaraang taon din, meron din nata updated, yung nasasabi nyo yung basic commodities. Meron natang nadagdagan na pwede rin mag-apply ho doon ang konting diskwento sa mga senior. Define po yan ng batas sa Weng. Nasa RA 9994 yan. Tapos nakatala yan, kasama na yan. Hospitalization, may 20%. Mm-hmm. Yung restaurants, may 20% plus 12 pa nga. So, hindi lang 20%, may tinatanggal pa yung value added tax. Mm-hmm. Kaya 20 plus 12, hindi na po 32, 28 plus. Kasi unang tinatanggal yung value added, saka tatanggalin yung 20%. Mm-hmm. So, nakalista po yan, nakalista din po yung 5%. Mm. Yung 5% sa groceries na hindi ihigit ng 1,300 pesos isang bilihan. Ang problema niyan 1,300 ngayon dahil inflation, kailangan i-review kasi siyempre kung isang kilo na sibuyas, konti na lang ang mabibili ng 1,300 na yun. 800 na, problema. Oh, so, we have to review all this. Eh, may nakalaan naman sa batas na every 2 years i-review. Ngunit dahil bagong mandate ito, bagong opisina tayo, ginagawa na natin ito opisa, but ang trabaho niyan dati is DSWD. So, nakikipag-ugnayan tayo with DSWD, paano i-review ito lahat. Attorney, kasi, doon po sa request po ninyo na i-review yung discount ng mga senior citizens, halimbawa po sa pagkain, sa grocery, mga pangunahing bilihin. Mm. Ang ibig niyo po sabihin, una, gusto kong malaman, hinug na po ba para sa pag-review, panahon na para i-review, nakalipas na ba yung 2 years? Second, ibig sabihin i-review, humihiling po kayo na itaas yung discount, yung halaga ng pwedeng madiscountan o mabawasan. Opo, marami pong reklamo kasi galing sa senior citizens. Mm-hmm. Tulad ng sa kuryente, hindi tataas ng several kilowatt hours. Mm-hmm. Tulad ng sa tubig, hindi tataas ng 30 cubic. Mm-hmm. Eh, mukhang may mga traps na nangyayari dahil siyempre kung marami ang nakatira sa pamilya at beyond 30 cubic, hindi na binibigyan ng discount. Maski na may senior citizen. So, ito po ay kailangan i-review talaga. And since the passing of 9994, which is 2010, ilang 2 years na ang lumipas na walang review. Walang review. So, yung paliit ng paliit yung halaga ng discount. Yung 1-3, wala na. Oo, wala na yun. Wala na yun. Parang yung dati, kung nung unang mabigay sa inyo, yung 1-3, marami rin pa kayong bigas, ulam, dilata na mabibili sa grocery. Mm. Ngayon, konti na lang yun eh. So, yung value ng discount ninyo, maliit na rin. Opo. So, yan, medyo
masakit man, but we are really on the stage of receiving the complaints dahil nga bago kaming opisina, ngunit kailangan talaga kumilos kung may mga reklamo. But again, just to remind our senior citizens, pwede pong doon sa ating alkalde at sa OSCA, pwedeng magreklamo doon. Kasi yun yung first instance na pwede kang magreklamo. Pero attorney, ganito po, kung sakali po nahihingi kayo ng dagdag doon sa discount, sa halaga ng grocery na gusto ninyong malapatan ng discount, ano po yung napapag-usapan ng sektor ninyo? Gaano kalaki dapat ang pwedeng malapatan ng discount? Alam mo, Weng, nag-aaral talaga kami kanina, kausapan namin ang PSA. So ang PSA naman, siyempre, kailangan ng broad na data generation yan. And ang isang pinag-usapan namin is yung poverty line, yung poverty threshold na siyempre dahil sa inflation at lahat pa ng mga sitwasyon natin, nag-iba talaga at iba na talaga yung amounts na kinakailangan para mabuhay ang isang tao at mabuhay ang isang pamilya. So pinag-aaralan niyo pa lang po yung halaga na yon. Oo, sana po we will ask the participation ng publiko para maipakita natin ano ba talaga ang mga basic na pangangailangan, yung mga essentials. So, gano'ng kalaki yung halaga na yon, kasi siyempre, Weng, ako na mismo ang magreklamo, yung 500 ay kulang eh. Pero siyempre, ang magiging attitude natin yan, yan yung nakalaan sa batas. Eh, hindi natin pwedeng increasean eh, kasi kailangan pa yan ng batas. So, ang magiging attitude natin is, maski man lang maliit, okay na. Oh, saan yung 500 na diskwento? Yung sa social pension, social diba? Social pension, okay. 500 lang, kulang ho yun. Ito lang, kaya lang. Diba? Nag-increase yan to 1,000. Dahil sa 11916, bagong batas. Ngunit kailangan pa ng maghanap ng pera ang ating pamahalaan. So, we really have to. Tapos, ipapublish pa yung IRR at ngayong March 6, may ipapublish yung IRR. So, after 15 days, maging effective yan. Kaya, ito po, the whole of government will really do all its efforts para naman itong batas na ito na ang 500 ay dagdagan ng another 500 ay masakatuparan. Kailan po yun? So by March, mapapakinabangan na po ng mga indigent natin na senior citizen yung 1,000 na social pension? Actually, tinanong natin ang DBM nito. May nakalaan kasi na unfunded na kasali sa GAA, General Appropriations Act. Itong unfunded, ibig sabihin, may nakalaan pero maghahanap pa ang ating pamahalaan na kung may additional savings, may dagdag collection, gano'n at pinag-usapan nyo kanina yung mga tax at saka yung mga, di ba, mga nakokolekta ng customs at iba pa. So, we are really hoping that this whole government will operate para madagdagan yung collection para magkaroon ng additional 500 at maging 1,000. Linawin ko lang, Attorney Quijano, may batas na po tayo. May IRR na, Implementing Rules and Regulation, para ma-increase sa 1,000 yung social pension na senior citizen. Pero kahit ma-publish yan within 15 days, hindi pa rin po sigurado na maipapatupad ito na magiging 1,000 na social pension dahil hahanapan muna ng pondo. Well, that is actually a pressure, Weng. That is a pressure because nakalaan na po yan sa GAA. So talagang this is really a way of saying na gawa na lahat na paraan para maging 1,000, which to me, we should appreciate not only the President but also Congress, kasi it's an aggressive and a very positive way of saying na gawa ng paraan. But siyempre, kailangan intindihin natin na ang gobyerno ay may mga makinarya. Kailangan tanungin muna ang DPM, nakakolekta ka na ba? Diba? Ayoko lang isipin, Weng, and Attorney Quijano na mapapabilang ito sa mga batas na unfunded. Okay. Dahil benefits ito na nakatatanda yan. Attorney, meron lang hong mga nagpapabot ito sa mensahe ho natin, kasi marami hong mga senior ito nagrereklamo. Dapat daw sa hardware, yung semento nga dapat may diskwento pero hindi nabibigay. Kasama ho ang mga semento tsaka mga hardware, ano bang gamit sa hardware? May diskwento ba ang senior? I think
may bagong batas dyan, isa 11916, itong ginawa natin ng IRR, na may safety nets. Ang local government ay pinagagawa din ng hakbang na pagka may nangyaring mga disaster, di ba? May mga ganong provision para ang local government ay maglaan. But in itself, wala po. Eh, maraming nga nagtatanong, baka pati gasolina, dapat may 20% discount. Eh, mukhang wala talaga din. Hindi. So yung we really have to define it based on the essentials. Ba talaga ang essential na pangailangan? Pagkain? O basic necessities at prime commodities. Kasi between kung ang pipiliin mo, yung mas mahalaga like pagkain mo, everyday needs, hindi ba? Meron ding mga... senior citizen na nangangailangan tornikihano na ng diaper, hindi po ba reality ng buhay yan? So kumpara naman sa simento, di ba? Doon ka na sa essential talaga. Sa DTI, meron natang 5 to 10% na sa updated nila na tawag rin basic necessities and prime commodities. Yes. Na merong special discount na 5% sa mga senior PWD. So, yan po, I think a lot of discussion, sana po, tama po na talagang tanggapin natin yung mga reklamo nang sa ganun, mamulat tayo at mahanapan natin ang paraan. Opo. Napakarami pala ng mga benepisyo na hindi natin na ibibigay. Yeah. Siguro mahalaga na naipapaskil ho yan sa lahat ng tindahan. Klarong-klaro, listahan na kung saan ho kayo pwede makakuha ng diskwento. 5% man yan o 20%. Oh, dapat nga may list na ganun sa lahat ng tindahan para hindi din naloloko yung mga senior citizen. Talaga. Pati PWDs, hindi ba? Parang nga, bakit hindi natin obligahin ang mga supermarkets and groceries sa Tony Quijano? Meron nata pero maliit lang. Lagay niyo sa mga nakatago. Diba? Actually, sa naririnig ko at nakikita ko, nagko-comply naman. But there are certain, yung mga may ibang lugar na hinahanapan ka talaga ng inihindihan ka. So yan po ay kinakailangan itubong. Oo, totoo. Opo. E di bale, sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan natin yan, mga diskwento na yan, attorney ha. Nang sa gayon ay maipaabotan natin yan sa mga nangangailangan PWD. Malaking at saka senior. Para po doon sa gobyerno natin, likong kayo ng pondo para sa senior citizen. Total. Para mataasan yung social pension total naman. Total pinirmahan ng presidente yung batas na yan na maitaas sa 1,000 ang social pension. Abay, tsaki naman na sagaa. Meron siyang pondo at hindi unfunded. Hindi lang po puro pasosyal. Nakikita natin yung mga mambabatas dyan. Nasa restaurant lang. Hotel, pa-meeting-meeting. Ay, sus. Mga rinire-realign nyo pong pondo, lagay nyo sa seniors para may pakinabang. Iyon. Attorney Franklin Quijano. Attorney, thank you ho sa oras ho ninyo. As always. Sige po. Oing and oing. Thank you po. God bless. Salamat. Si Attorney Franklin Quijano po. Chairperson at CEO, National Commission of Senior Citizens.